Magandang umaga, hapon o gabi sa inyong lahat. Ito na po ang 30th kabanata ng Barya Barya Papel Papel. Sa kabanatang ito, ipapakita ko naman sa inyo ang mga baryang ibinigay naman sa akin bilang panukli sa lungsod ng Taguig. Gayon din sa mga baryang aking nabili sa lungsod Quezon sa halagang 400 piso. Bago muna yan, narito na ang aking base ng datos sa numista ngayon. Ang numista ay isang poksapot na maaari kayong mag-track ng inyong mga koleksyon ng mga barya sa laping papel, mga isyong pantasya ng mga barya o mga token. Hindi ko ito ini-sponsor, ngunit akin nirekomenda sa mga kolektor na nanonood ng video ngayon. Ngayon, ipapakita ko muna sa inyo ang isang baryang binigay sa akin bilang sukli sa lungsod na Taguig. Yan ay walang iba kundi ang 10 piso na Pilipinas. Mahirap nang hanapin ang ganitong kondisyon sapagkat madalas nating ginagamit ang baryang ito at kadalasan napabalutan ng paris. Makikita sa harapan ang mga mukha ni Andres Bonifacio at Apolinario Mabini. Makikita naman sa likuran ang dating sagisa ng Bangko Sentral ng Pilipinas na ginamit mula noong 1993 hanggang taong 2007. Ang mauuna rito ay ang isang sentimo ng Pilipinas. Makikita sa harapan ang isang nakaupong lalaki na katabi nito ay ang Burkan Mayon. Makikita naman sa likuran ang sagisag ng Estados Unidos habang ang Pilipinas ay wala pa sa Commonwealth ng Estados Unidos. Yan ay gawa noong taong 1974. Dito naman, dadako naman tayo ng Hong Kong, isang teritoryo ng China. Makikita sa harapan ang pumanaw na Reign ng Elizabeth ng Ikalawa, dating Reign ng Elizabeth ng Ikalawa. Tandaan na si Haring Carlos ng Ikatlo na ang hari na nagkakaisang kaharian. Samantala, sa likuran naman, yan ay ang mga karakter na Inchik at Ingles. Makikita naman sa likuran ang mga salitang Hong Kong, Tencent, gayon din sa versyong Cantonese dito. Ang taon ng paggawa nito ay 1957. Makikita rin sa ibaba ng titik S sa pagitan ng titik S at bilang isa ng markang KN. Dito naman, dadako naman tayo ng bansang Hapon. Yan ay 100 yen. Makikita sa harapan ang mga buti ng palay nito na may nakalagay na Hapon sa wikang Hapones, kayon din sa 100 yen na nakusulat din sa wikang Hapones. Makikita naman sa likuran ang simple nitong disenyo na may bilang na 100 at ang taon ng paggawa nito ay Showa 40 o taong 1965. Dito naman, dadako naman tayo ng Alemania. Yan ay 5 pfennig. Makikita sa harapan ang mga dahon nito na may nakalagay na Bundesrepublik Deutschland at ang taon ng paggawa nito ay 1950. Makikita naman sa likuran ang mga trigo na nakapalibot sa kalahati ng mga barya nito. May markang F gawa sa Stuttgart at ang denominasyon nito. Dito naman, dadako naman ulit tayo ng Alemania. Makikita naman sa harapan ulit ang mga dahon na may nakalagay sa palibot nito ang Bundesrepublik Deutschland. Ang taon ng paggawa nito ay 1950. Makikita naman sa likuran ang trigo na nakapalibot sa kalahati ng mga barya tila isang bahaghari na may markang nakalagay na F gawa sa Stuttgart at ang denominasyon nito. Dito naman, dadako din tayo ng Alemania. Yan ay gawa naman noong taong 1966. Makikita muli sa harapan ang mga dahon nito na may palibot na Bundesrepublik Deutschland, samantalang sa likuran naman isang tila bahagari na nakapalibot na trigo na may markang F gawa sa Stuttgart at ang denominasyon nito. Dito naman, dadako naman tayo ng Berika. Yan ay 10 franko. Makikita sa harapan ang wala, ngunit mayroong muka ng dating hari ng Berika
na si Baudouin ang ika-isa. Makikita naman sa likuran ang sagisagloya ng Belgica na may nakalagay na Belgic, isang Pranses na termino ng Belgica, yan ay 10 franco na gawa noong taong 1970. Dito naman, dadako naman tayo ng Dinamarca. Makikita sa harapan ang dating hari ng Dinamarca na si Haring Frederick ng Ikasyam. Makikita naman sa likuran ang loya namang sagisig ng Dinamarca na may denominasyong 5 kroner na siyang pumalit sa dating bariyang gawa sa aluminyo bronze na 2 kroner na ipinakita ko sa inyo noong ika-4 na kabanata ng Barya-Baryak Papir-Papir. Yan ay gawa noong taong 1961. Dito naman, dadako naman tayo ng Mexico. Yan ay 50 centimos. Makikita sa harapan ang hari noong panahon ng Aztec na si Haring Cuauhtemoc. Yan ay gawa noong taong 1971 at may denominasyong 50 centimos. Makikita naman sa likuran ang dating uri ng sagisag ng Mexico na tila nagbago nito ng kaunti o major changes sa sagisag nito. Dito naman, dadako naman tayo ng Holanda. Makikita sa harapan ang dating reyna ng Holanda na si CCC Haring Wilhelmina. Makikita naman sa likuran ang simple nitong disenyo na may denominasyong 1 sentimo. Yan ay gawa noong taong 1948. Dito naman, dadako naman ulit tayo ng Holanda. Yan ay gawa naman noong 1966. Makikita sa harapan ang dating reyna ng Holanda na si Reyna Juliana, samantalang sa likuran naman ang simple nitong disenyo na may taong 1966. Ito ay tinanggal sa sirkulasyon noong taong 1987 dahil sa mababa na ang halaga ng baryang ito. Dito naman, dadako naman tayo ng Suisa. Yan ay gawa noong taong 1962. Makikita sa harapan ang isang allegoria na may corona may nakasulat na Libertad, samantalang sa likuran naman ang isang red na nakapalibot sa halos lahat ng bahagi ng barya na may denominasyong 10 rapen. Ang 10 rapen ngayon ay nagkakahalaga na ng 6 na piso dahil malamang dahil yan sa inflation ng piso kontra dolyar. Dito naman, dadako ulit tayo ng Suisa. Makikita ulit sa harapan ang isang allegoryang babae na may Libertad. Yan ay gawa naman noong taong 1944. Makikita naman sa likuran ang isang red na nakapalibot halos lahat ng bahagi ng barya na may numerong 20. Ang 20 lapen ay nagkakahalaga na ng 12 piso dahil din sa pumababang halaga ng piso kontra dolyar. Dito naman, dadako ulit tayo ng Suisa. Yan ay gawa naman noong taong 1968. Makikita muli sa harapan ang isang allegoryang babae na may nakalagay na corona na Libertas. Makikita naman sa likuran ang isang red na nakapalibot sa halos lahat ng bahagi ng barya na may bilang 20. Yan ay 20 lapen. Dito naman, dadako ulit tayo ng Suisa. Yan ang kahuli-huli ang barya ng Suisa sa kabanatang ito. Makikita sa harapan ang nakatayong babae na tinatawag na si Helvetia. Ang mga bituin nito na 22 na ngayon ay 23 ay tinatawag na kanton. Kapareho lamang ng probinsya sa Pilipinas. Ang kanton ay ang mga rehiyon o di kaya probinsya ng Suisa. Huwag natin ikalito sa Pansit Canton. Makikita naman sa likuran ang isang red na nakapalibot sa halos lahat ng bahagi ng barya na may denominasyong 1 franco at ang taon ng paggawa nito ay 1968. Ito ay kasinglaki ng ating baryang piso ng Pilipinas noong panahon ng New Generation Currency Series.
Dito naman, dadako naman tayo sa kalupaan ng Ikea. Yan ay limang uri ng Sweden. Makikita sa harapan ang hindi mukha ng hari, kundi corona lamang at pangalan ng hari na si Gustav ng ika-anim Adolf. Makikita naman sa likuran ang simpre nitong denominasyon na may corona sa itaas, taon ng paggawa nito, 1964. At ang kahuli-huli ang barya naman ay galing naman ng Taiwan. Yan ay limang Jiao. Makikita sa harapan ang mukha ni Chiang Kai-shek na may taon ng paggawa nito, taong 1954 o taong 43 sa kalendaryong Taiwanese. Makikita naman sa likuran ang mapa ng Taiwan, ang denominasyong limang Jiao at ang mga disenyo nito na nakapalibot sa bilugan bahagi. Gayon din ang mga linya nito. Nandito na ang aking base ng datos ng mga barya sa numista ngayon kung ilan na ang mga barya nandito sa aking koleksyon. At nandito na lahat ng mga barya ang ibinigay sa akin. Ang isang barya na binigay sa akin bilang panukre noong 19 ng Setyembre. Gayon din sa mga barya ang aking nabili sa Lungsod Quezon noong 25 ng Setyembre. Ang isa sa pinakamagandang baryang aking nakuha ay ang kaya-ayan nitong 5 krona ng Dinamarca, sapagkat napakalinaw ang nakikita ang detalye sa baryang ito. Pakikomento lamang sa ibaba kung alin ang iyong pinakapaboritong baryang aking nabili. At makita muli tayo sa 32nd kabanata. Ikatatumput isang kabanata muna ng Barya Barya Papel Papel.